Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Welcome po sa parokya at pambansang Dambana ni Santo Padre Pio. Ngayon ay 17 ng Oktubre at ating ipinagdiriwang ang paggunita kay San Ignacio ng Antioquia, obispo at martir. Kaysa ng lahat ng ating mga intensyon, ipanalangin natin ang lahat ng mga nagpamisa, lahat ng mga nagdiriwang ng kaarawan at anibersaryo sa araw na ito, ang mga patuloy na dumudulog kay Santo Padre Pio para sa kanilang mga kahilingan at karamdaman at para sa kapayapaan ng kaluluwa ng lahat ng ating mga yumao. Isama rin natin sa ating panalangin ang lahat ng nakikiisa sa atin via live streaming, lalo na ang mga kasama natin ngayong nakikinig sa 95.9 Radyo Totoo, ang opisyal na himpilan ng Arsidiocese ng Lipa, na ginagamit ng pambansang Dambana dito sa Batangas at mga Karatig lalawigan. Natatanging araw ng panalangin at pagsasakripisyo, ngayon pong maghapon ay ilalaan natin ang ating mga panalangin at pagdarasal para sa pagkakamit ng kapayapaan at pagkakasundo, hiling ng simbahan sa Jerusalem, sa Holy Land, upang ang mga nag-aalitang bansa sa pamamagitan ng panalangin ng Mahal na Birhen at ng pangalan ng Panginoong Hesus ay unti-unting magkamit ng kapayapaan at pagkakasundo. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Kawan mo kami.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang banal na katawang sambayanan mo ay iyong binibigyang kagandahan sa pagpapahayag ng pananampalataya ng mga martir mong mahal. Ang ipinagdiriwang ngayong pagkatampok sa pagpapakasakit ni San Ignacio'ng ang kadakila ay dito nakamit, ay magpalakas nawa sa aming loob palagi sa bawat saglit. Ngayon ding aming ipinagdiriwang at aming ginugunita ang panalangin para sa pagkakasundo at pagkakaroon ng kapayapaan sa buong daigdig. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, hindi ko ikinahihiya ang mabuting balita tungkol kay Kristo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat nananampalataya, unay sa mga Hudiyo at gayon din sa mga Griyego. Inihahayag nito na ang pagpapawalang sala ng Diyos sa mga tao ay nagsisimula sa pananampalataya at nagiging ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Ayon sa nasa sulat, ang pinawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay. Nahahayag mula sa langit ang puot ng Diyos laban sa lahat ng kalapastangan at kasamaan ng mga taong sumisiil sa katotohanan sa pamamagitan ng kanilang kasamaan. Ang maaaring malaman tungkol sa Diyos ay maliwanag, yamang inihayag ito sa kanila ng Diyos. Mula pa nang likhain niya ang sanlibutan, ang kalikasan di nakikita, kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos ay maliwanag na inihahayag ng mga bagay na ginawa niya. Kaya't wala na silang maidadahilan. Kahit nakilala na nila ang Diyos, siya'y di nila pinarangalan bilang Diyos at di pinasalamatan man. Sa halip, naghakahaka sila ng mga bagay na walang kabuluhan at nadimlan ang kanilang mga hangal na pag-iisip. Sila'y nagmamarunong, ngunit lumitaw na hangal nang taliktan nila ang kadakilaan ng Diyos na walang kamatayan at sambahin ang mga larawan ng taong may kamatayan, ng mga ibon, ng mga hayop na may apat na paa at ng mga nilalang na nagsisigapang. Kaya hinayaan na sila ng Diyos sa kanilang maruruming pita hanggang magumon sila sa paggawa ng kahalayan sa isa't isa. Tinalikdan nila ang katotohanan tungkol sa Diyos at pinalitan ng kasinungalingan. Sinamba nila at pinaglingkuran ang nilalang sa halip na ang lumalang na siyang dapat papurihan magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, ang langit ay nagdiriwang sa Panginoong marangal. Ang langit ay nagdiriwang sa Panginoong marangal. Ang langit ay naghahayag na ang Diyos ay dakila, malinaw na nagsasaad kung ano ang kanyang gawa. Bawat araw, bawat gabi, ang ulat ay walang patlang, patuloy na nag-uulat sa sunod na gabit araw. Ang langit ay nagdiriwang sa Panginoong marangal. Walang tinig o salitang ginagamit kung sa bagay at wala ring naririnig na kahit na anong ingay. Gayunpaman sa daigdig ay laganap yaong tinig. Ang balita'y umaabot sa duluhan ng daigdig. Ang langit ay nagdiriwang sa Panginoong marangal. Magsitayo po ang lahat.
Panginoon. At sumaiin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, O Panginoon. Noong panahong iyon, pagkatapos magsalita ni Jesus, siya'y inanyayahan ng isang pariseyo upang kumain. Kaya't pumunta siya sa bahay nito. Pagdulog sa hapag, nagtaka ang pariseyo nang makita niyang kumain si Jesus nang hindi muna naghugas ng kamay. Sinabi sa kanya ng Panginoon, "Kayong mga pariseyo, hinuhugasan ninyo ang labas ng tasa at ng pinggan, ngunit ang loob ninyo'y punong-puno ng kasakiman at kasamaan. Mga hangal, hindi ba't ang may likha ng labas ay siya ring may likha ng loob? Ngunit ipamahagi muna ninyo sa mga dukha ang mga laman ng mga sisidlan at magiging malinis ang lahat ng bagay para sa inyo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po magandang umaga sa inyong mga naririto sa atin sa pambansang Dambana, gayon din sa mga patuloy na nakikiisa sa atin via live streaming at ang mga kasama natin ngayon sa pamamagitan ng radyo at ng telebisyon dito sa Batangas at mga Karatig lalawigan. Isa pong kinagawian natin maging hanggang ngayon ay maghugas ng kamay bago kumain, lalo na ang mga batang galing sa paglalaro. Lalo na iyong mga lagi nang may hawak-hawak na mga pera na alam nating madudumi ang mga bagay na ito. At maaaring ito'y isa sa mga nakuha natin sa mga kinagawian ng mga Hudiyo noong una. Pero sana, at yun ang paanyaya ni Jesus, hindi na ganoon ang dahilan kung bakit tayo naghuhugas ng kamay. Sapagkat ang mga Hudiyo, lalo na ang mga Pariseyo, bago kumain ay naghuhugas ng kamay sapagkat para sa kanila, kapag hindi ka naghugas ng kamay, magiging madumi ang pagkaing kakainin mo at magiging madumi ang iyong kalooban sa gayon ikaw ay magkakasala. Alin doon ang totoo sa atin ngayon? Kaya tayo naghuhugas ng kamay dahil baka madumi ang kamay, madumihan ang pagkain at baka tayo'y magkasakit. Yun po ang dahilan natin ngayon. Pero wag na wag na magiging dahilan nating magiging kasalanan kapag ka hindi tayo naghugas ng kamay. Kaya ang mga Pariseyo, kasama ito sa mga Hudiyo sa kanilang batas. At doon nila tinuligsa si Jesus. Sapagkat si Jesus, kumain na lamang na hindi naghugas ng kamay. Sa gayon, siya ay nagkakasala dahil nagiging madumi ang kanyang kinakain. Pero anong sabi ni Jesus? "Kayong mga hangal, mga mapagpaimbabaw, nililinis ang panlabas, gayong ang loob ay pinababaya ang madumi." At yun ang sinasabi sa atin ni Jesus. Baka meron din sa atin, "Kayong mga mapagpaimbabaw, kayong mga simba ng simba, kayong mga dasal ng dasal, kayong mga paluhod-luhod pa, papikit-pikit pa, gayong taray na taray mo naman, di anong tawag sa iyo? Ay di mapagpaimbabaw?"
Ikaw na lagi nang nakangiti. Akala mo'y bait na bait, pero kaaway mo naman ang iyong kapitbahay. Anong tawag sa iyo? Mapagpaimbabaw. Ikaw ng limos sa simbahan. Malalaki ang iyong ibinibigay na donasyon. Gayong iyo namang hindi pinapansin at hindi pa rin kinakausap ang iyong kapatid o ang iyong magulang. Ito po ang paalaala ni Jesus. Huwag tayong maging mapagpaimbabaw. Huwag maging panlabas lamang ang ating kabutihan. Napakadali pong maging mabuti sa labas. Diging ngumiti ka lamang, magbait-baitan ka, pero sa loob, anong laman? Sapagkat ang Diyos na ating sinasamba ay hindi nakatingin sa ating panlabas. Hindi tinatanong sa langit kung nakangiti ka lagi. Hindi doon tinatanong kung malaki ang binigay mo sa simbahan. Hindi doon tinatanong kung ikaw ay lagi nagsisimba. Ang tinatanong doon, kung mabait ka, kung mapagmahal ka, kung mapagpatawad ka. Ay baka meron sa inyo, may gagraduate na sa buhay na ito. Puno pa ng galit, nagkikimkim pa ng inggit. Abay, paano kayo papasok sa langit? Baka kayo merong mga kapatid na 30 taon nyo nang hindi kinakausap. Dahil sa inyong pinagbahanggang lupa, kala nyo na may laking-laki ng lupang inyong pinaghati, napaisod ng isang dangkal ang inyong mohon. Yun, hindi kayo nag-uusap hanggang ngayon. Aba, mag-isip-isip po tayo sapagkat ang mga yan ay mga mapagpaimbabaw na gawain. Kahit kay araw-araw sa mimba at kahit kay araw-araw na naririto, kung hindi naman ninyo babawasan ang inyong katarayan, ang inyong inggit, ang galit, ang puot, walang saysay ang lahat ng ito. Yun yung sinasabi ni Jesus. Tingnan niyo po ang sabi ng Aral Batanggenyo, number 332, ang lokal na katesismo dito sa atin. Isa sa mga nagpapaalipin sa tao ay ang sakim na pagpapahalaga, yung gawaing ako at akin lamang. Ganoon ang mga mapagpaimbabaw, laging sa sarili nakatingin, laging ang sarili ang magaling. Kaya nga anong paanyaya sa atin, lalo ngayong ating ipinagdiriwang si San Ignacio ng Antioquia, obispo at martir, nag-alay ng buhay para sa iba. Ang sarili hindi inisip na para sa kanya, kundi para sa mga taong pinaglilingkuran niya. Anong hamon sa atin? Abay, gawin nating magkaugnay at laging magkakabit ang ginagawa sa labas na dapat nang gagaling sa kabutihan ng loob. At ito ang atin ding hiling ngayong araw ng pananalangin para dito sa atin sa pambansang Dambana, kaisa ng mga simbahan sa banal na lungsod sa Jerusalem, sa paanyaya ng Santo Papa, tayo nakikiisa na manalangin at magsakripisyo para sa pagkakaroon ng pagkakasundo, pagkapayapaan at pagkakaisa ng mga bansang nag-aalitan. Nawa ang mga ginagawa nating ito, ang ating pagdadasal, ang ating pagsisimba, ang ating paglilimos, ang mga gawang kabaitan ay magmula sa loob. Ganon din ang kapayapaan. Walang kapayapaan na sinasabing ikay mapagmahal, gayong ikay nakikipag-away sa iyong mga kapwa. Ito ang panalangin natin sa banal na misang ito. At itong hihilingin natin kay Jesus na tatanggapin natin sa banal na komunyon. Panginoon, bigyan mo po ako ng isang mapagpakumbaba at tunay na kalooban nang sa gayon ang aking mga ginagawang panlabas ay manggaling sa aking kabutihang panloob, nagdudulot ng kapayapaan, ng kapatawaran, at ng pagmamahal. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Mga biyayang nagmula
Magsitayo po lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming paghahain ng tapat na pagsamba sa iyo na tumanggap kay San Ignacio bilang trigo ni Kristo at tinapay na dalisay sa pagtitiis niyang maging martir mo. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong aming kagalakan na si San Ignacio ay parangalan. Siya'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay pahayag kahit siya'y mamatay, sapagkat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 ang Inang Diyos ng mga upo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan. Sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, o sana. Kung hindi kayang lumuhod, ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak,
Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo. Sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, ang ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin. Kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kahari. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo.
Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, ay manatiling nakatayo ng may pagalang. Ito ang Kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang isa sa gawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Handa po.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nakinabang sa tinapay mong bigay, ngayong kapanganakan ni San Ignacio sa kalangitan, ay magkamit nawa ng iyong lakas para maging Kristiyano sa turing at gawain. Ngayong amin ding ipinagdiriwang at ipinapanalangin ang kapayapaan at pagkakasundo sa mga bansang may alitan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio taga Pietrelcina, Mongheng Banal, Pintakasing Santo ng Milenyong Kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa'yo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa'yo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat dapat kami po ay pagbigyan. Bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo po muna para sa ilang palaala. Una sa inyong pagbisita sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit, hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Gamit po ang ating main arch entrance, yung malaking arko dito sa bandang likuran, tayo po ay may malalaking safe at free parking dito sa loob ng pambansang Dambana. Gayun din ating ipinatutupad ang panawagang Kleigo, clean as you go, upang mapanatili ang kalinisan sa pambansang Dambana. Mangyaring pakitapon ang inyong mga basura sa basurahan at huwag kayong mag-iwan ng kalat dito sa loob ng simbahan. At hindi pong ipinapaalaalang ang pambansang Dambana isang sagradong lugar. Sa inyong pagbisita dito, mangyaring pakisunod ng mga tamat angkop na kasuotan sa pagibigay galang sa Panginoong nasa banal na Eucharistia. Nakahanda na rin po sa bandang unahan ng ating main church ang paglalagyan ng mga sobreng may pangalan ng inyong mga mahal na yumao. Sila po'y ating ipagnonobena sa unang araw ng Nobyembre at buong buwan naman nating ipagdadasal ang kapayapaan ng kanilang mga kaluluwa. Makipag-ugnayan kayo sa aming mga tagapaglingkod para sa inyong mga pagliliwanag. Tayo po'y may kumpilang pamparokya para sa mga nasasakupan ng pambansang Dambana na may 12 taong gulang na pataas na wala pang kumpil, kayo po'y makipag-ugnayan sa opisina hanggang November 7 lamang. At ngayong araw na ito'y araw ng pananalangin at pagsasakripisyo para dito sa pambansang Dambana sa pakikiisa natin sa hiling ng mga simbahan sa banal na lungsod at sa pakiusap ng Santo Papa. Ang araw na ito'y magiging araw ng pananalangin at pagsasakripisyo para sa kapayapaan at pagkakasundo, lalo na ng mga bansang may mga alitan. Tayo may pagdarasal ng Santo Rosario sa paghiling sa mahal na ina na siya ay mamagitan sa mga bansang ito. Mamayang alas 9 ng umaga, alas 11 ng umaga, at mamayang alas 4 ng hapon. Ang lahat ng banal na misa ay nakalaan din sa pagkakasundo ng mga bansa. At mamayang gabi, tayo ay naka-live para mas marami ang makiisa sa atin sa ating banal na oras, alas 8 ng gabi, upang ipanalangin pa rin ng taimtiman ang kapayapaan at pagkakasundo sa mga bansang may alitan. Kayo pong lahat ay inaanyayahang makiisa. Paalaala sa ating mga tagapakinig at tumatangkilik sa ating misa sa pamamagitan ng ating radyo,
Bago pa po nagpandemya, tuwing alas 7 ng umaga, Lunes hanggang Sabado, ang misa natin dito sa Pambansang Dambana ay nakabroadcast sa 95.9 Radyo Totoo, ang opisyal na himpilan ng radyo dito sa Batangas sa Arsidiosesis ng Lipa. Ngayon po'y atin ding ikinagagalak na sabihing maging hanggang Linggo sa alas 7 ng umaga ay live na rin tayong nakabroadcast sa nasabing himpilan. Kaya kayong mga nakikiisa ay tumutok, 95.9 Radyo Totoo, Spirit FM dito sa Batangas sa Arsidiosesis ng Lipa. Maraming salamat sa inyong lahat. Ang ating sunod na misa mamayang alas 10 ng umaga, inaasahan namin inyong pananatilihin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Muli po kayong magsitayo. Gagawin po ang pagbabasbas ng religious altares. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyo pong hahawakan ang inyong mga nais pabasbasan, isipin ang mga taong nais ninyong ipanalangin para po sa mga nasa kanilang tahanan, ang panalangin pong ito'y para din sa inyo at sa inyong mga nais pabindisyonan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, ang mga rosaryo, mga imahen, mga dasalan, mga healing rabat, mga miracle oil na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito'y magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpa sa walang hanggan. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat sa ating mga tagapaglingkod at sa inyo pong lahat na nakaisa sa ating banal na pagdiriwang. Maraming salamat sa inyo. Lagi po kayong mag-iingat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na. Humayo kayong mapayapa, laging malinis sa loob at sa labas. Salamat sa Diyos. Inang mahal narito kami, awit-awit ng Ave Maria, sa anak mong si Jesus, puso namin ay ihalog. Ihatid mo kami sa langit, sa amang mapagmahal.